May I put that into record, Your Honor? That actually, di ko kilala to si Major Salmingo eh. Paano ko siya utusan na iligpit o kunin yung GUA uniform ni Mayo? Hindi naman la crime scene yun. Crime scene po ng 4A yun sila. NCR po sila, Your Honor. Major Salmingo, you were with Colonel Ibanez when you arrived at the scene, right? Yes, Your Honor. Yes. And what time was that? That was around 3:57, Your Honor. 3:57. Okay. When you arrived, nakita mo si General Domingo, Colonel Lunan, and Colonel Ibanez discussing circumstances about the incident. Tama? Yes, Your Honor. And as you have stated a while ago, nandun ka lang sa tabi. Yes, Your Honor. Yes. And with the clearance of General Domingo, and in the presence of your officers, you were instructed to retrieve and inspect the personal belongings of Sergeant Mayo. Yes, Your Honor. So it's very clear that it was General Domingo who directed you to disturb the crime scene. If that is the implication of my being inside the office, Your Honor, I agree, Your Honor. Because kung ikaw ay operator or investigator, you have to preserve the crime scene. Yes, Your Honor. Di ba? So, I said, noong inutusan ka, eh, dinisturb mo na yung crime scene. But upon the orders of General Domingo. Yes, Your Honor. Yes. And it was initially Colonel Ibanez with clearance from General Domingo that you are supposed to proceed to Pasig for the next operation. Yes, Your Honor. Yes. But before you could leave for Pasig, inorderan ka ni Lieutenant Colonel Gonzales again na huwag na. Would that be true? Yes, sir. May kumatok po sa sakyan, sir, ng pinagsakyan ko, sir. And then, pinatatawag daw po ako. Aha. So, hindi ka natuloy sa Pasig. Sino ang natuloy sa Pasig? I assigned a driver, Your Honor, whom I can contact and monitor the situation and the security of Sergeant Mayo. And who was that person? That was Patrolman Viniegas, Your Honor, my driver. The one that drove us from Quezon City to WBD Landing, Your Honor. When you were there at WBD Landing, Juan, umalis kayo ni General Domingo eh. At saka si Colonel Ibanez. Yes, Your Honor. Saan kayo pumunta? Ako, sir, together with Lieutenant Colonel Ibanez, went to Pasay, Your Honor. Bakit? After Pasig, Your Honor, there was a second unit owned by the subject of Pasig sa Pasay area, Your Honor. At ang plan, sir, is i-check din baka nandun yung hinahanap, sir, na drug hole, Your Honor. Sino ang nagbigay ng information na yun? Sir, that was the instruction of the director, Your Honor. Uh-huh. And your witnesses then was Colonel Ulonan, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzales? And Major Tan of the IAFLD? Yes, Your Honor, but Major Tan was... nandun lang siya, sir, sa Pasay na kami nagkita, Your Honor. Yeah, thank you. Noong nandun kayo sa Pasay City, ano yung pinag-usapan ninyo? Sa Pasay City, Your Honor, pagdating po namin doon, tatlong officer lang po nandun. Lieutenant Colonel Ibanez, ako po, tsaka si Major Tan from the IFLD. That time, when we arrived, hindi pa po kami pumupunta doon sa condo unit nung subject ng Pasig. I called yung tropa, sir, sa Pasig na papuntahin na si
Sergeant Mayo sa Pasay. While in Pasay, na-discuss nyo naman yung kaso ni Joden Francisco, di ba? Na subject of a warrant of arrest, supposed to be the follow-up operations in Pasig City. Yes, Your Honor. Yes. And in Pasay City, Sergeant Mayo was with you, your group? Not yet, Your Honor. Pinapunta ko po sila doon sa pinusunod ko po. Tapos na yung operations nila sa Pasig? Yes, Your Honor. Against Mr. Francisco? Yes, Your Honor. And then, after that, anong ginawa mo kay Sergeant Mayo? Bago pa po dumating si Sergeant Mayo, there was a text message from General Domingo to Lieutenant Colonel Ibanez instructing to return Mayo to WPD Lending. Pinabasa po sa akin yun ni Lieutenant Colonel Ibanez. So I hurried up yung sasakyan ni Sergeant Mayo to report to Pasay. So when they arrived, immediately, Your Honor, ako na po yung nag-drive nung sasakyan ni Sergeant Mayo pabalik ng WPD Lending. And that was also the approximate time maybe that the Chief PNP then called up Gerald Domingo to take charge of Sergeant Mayo. Yun po yung istorya. Diba? Most possible, Your Honor. Yes. So, ganun ang nangyari sa istorya na yun. As a matter of fact, sino ba ang nag-lead sa Pasig? Sino officer sa pag-arrest kay Francisco? There were many officers in Pasig, Your Honor, but the team leader is then Lieutenant Cornadal. Yes. And what were found in the area were firearms. Firearm, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Tuloy ko lang yung tanong ko kay Major Salmingo. Meron ba o walang follow-up operation sa Pasig? Meron, Your Honor, nangyari po. Meron, pero hindi ikaw ang kasama? Yes, Your Honor, hindi po ako kasama. And this follow-up operations, according to you earlier, was upon the instruction of who? That was the instruction of Lieutenant Colonel Ibanez with the guidance from Director Pideg, Your Honor, General Domingo. So, you know very well that yung nagplano ng follow-up operation ay si Colonel Ibanez. No, Your Honor. The officers who conducted the meeting doon sa second floor, Your Honor. General Domingo, Colonel Olonan, and Lieutenant Colonel Ibanez. Okay. Kasi nakapagtaka, no? Ikaw, police major ka. First question ko earlier was, hindi ka ba nagtaka nung tinanggalan ng posa si Mayo? Sabi mo, sa isip mo, nagtaka ka. Hindi ba? Tama? Yes, Your Honor. And then you were supposed to join si Sergeant Mayo sa follow-up operation sa Pasig until someone called you and told you na hindi ka kasama dyan. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, yung Pasig operations, you're not aware, hindi mo alam anong nangyari doon prior to the implementation of the follow-up operations. Yes, sir. Wala po ko. Wala ang alam. Okay. There is a photo earlier. Can you please show that photo? Yung Pasig. Kasi dito sa photo na ito, Major, yung inaresto nyo na pinakawalan nyo rin for supposedly a follow-up operation, eh, ginawa nyo pang arresting officer sa Pasig. Yeah. Di ba? Yeah. First question, di ba? Bakit kailangan ba si Mayo ron? If you have intel reports, according to Colonel Ibanez, may mga ibodega doon, alam nyo kung ano yung intel nyo doon, bakit kailangan nyo pang gamitin si Mayo? Ba't kailangan nyo alisin si Mayo, tanggalan ang posa si Mayo, dalhin sa Pasig at gawin pa siyang arresting officer? Siya pa yung nagbasa ng Miranda rights ni Juden Francisco. Are you aware of that? Your Honor, ang makakasagot po niyan, sir, yung mga nag-decide ng operation, Your Honor, I'm just merely following instructions. Okay, good answer. And in this case,
Si Kernel Ibanez ba yan? Your Honor, the overall supervisor of the operation, sir, is General Domingo, since the presence of our director was there, Colonel Olonan and Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. Okay. Good. General Domingo, pakipaliwanag mo nga sa amin. Kasi kami gulong-gulo eh. Okay? Meron kayong follow-up operation sa Pasig, which apparently was upon your orders. Tama po ba yan? Follow-up operation, ha? Yes, Your Honor. Okay. Was that your idea? No, Your Honor. Kaninong idea, Huya? Kaninong idea, Huya? Ano? The suggestion of Colonel, Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. So, si Lieutenant Colonel ang nag-suggest sa inyo? Yes, Your Honor. Naniwala ka naman, General? Unfortunately, Your Honor, it don't at that time na hindi talaga yan na yung warehouse sa Pasig ang target na gustong ituro ni Colonel Ibanez. Mm-hmm. Ang gusto talagang ninyong ituro, Your Honors, yung bodega ni Colonel Gonzales. Okay. Dahil nga tinuro na ni Gonzales si Mayo, nahuli na si Mayo na bata ni Ibanez. Siyempre, masama ang loob, sir, ni Ibanez. Parang ano, kumbaga parang magkakaroon ng gantihan, ganon. Yes, sir. Tama, kasi yun ang nakikita namin so far, no, sa mga testimonies tsaka sa sinasabi nyo rito sa committing ito. Ngayon, tanungin ko ulit si Colonel Ibanez. Oh, Colonel Ibanez, ikaw naman pala may brilliant idea na gamitin si Mayo. Your Honor, yung idea na yan is galing po sa kanila. Sinong ako kanila? Pakipaliwanag mo. Kay General Lunan, kay General Domingo. Ako lang po ay nautusan during the time na nandun ako. Okay, so ang ibig mong sabihin, yung desisyon na gamitin si Sergeant Mayo sa follow-up operation sa Pasig ay hindi galing sa iyo, kundi galing kay Colonel Olonan at saka kay General Domingo. Hindi po ko kayang i-desisyonan kasi, Your Honor, kasi hindi man ako ang Grand Commander doon. Okay. Colonel Olonan, was that your brilliant idea? Your Honor, makikita naman sa CCTV, we agreed. Nag-usap-usap kami. Sino yung kami? Sino yung kami? General Domingo, Colonel Ibanez, Major Salmingo, at andun din si Glenn Gonzales, Your Honor. The only agreement that was done is Sergeant Mayo, ipipinpoint niya lang yung location sa Pasig. Hindi siya gagamiting arresting officer. Isasama lang si Mayo kasi siya ang nakakaalam kay Jurin Francisco. And probably, pag nahuli si Jurin Francisco, madidebrief niya si, or TI, si Jurin Francisco to pinpoint yung warehouse na sinasabi ni Colonel Ibanez na 700 kilos, Your Honor. Last meeting, sinabi niya yun dito, that Jurin Francisco may hawak ng 700 kilos. Nabanggit niya ni Lieutenant Colonel Ibanez last meeting. So, interesado po kami doon, Your Honor, sa follow-up. Ang purpose lang ni Mayo, Your Honor, to pinpoint the location of Jurin Francisco. Wala kaming pinag-usapan na siya ang magiging arresting, Your Honor. Nga eh. Doon ba sa pag-pinpoint lang ni Sergeant Mayo doon sa kay Jurin Francisco, kailangan ba tanggalan siya ng posas? Your Honor, kinausap ko si Jurin Francisco sa loob ng Montero. Tama, si Jurin Francisco ang kausap. Sorry, Your Honor, si Mayo kasama si kasama si Major Salmingo, Your Honor, nakapusas po 'yon. Yeah, okay. Ngayon, ginamit siya sa follow-up operation. Wala kang order na tanggalin yung posas ni ano? No, Your Honor. Kanino galing yung order? Nasa loob pa po, Your Honor, bumaba si Mayo. Hindi ko nakita kung sino yung nagtanggal ng posas, Your Honor. At that time, nung natanggala na, palis na, in-assume ko na lang, dahil tinurn over sa NCR, sila yung nag-order na tanggalan. Sa NCR? Maaring na NCR ang nanggaling yung order, ang tanggalin? Yes, Your Honor. Eh, sino ba yun? Sino ba yung sa NCR?
Hindi ko po alam, Your Honor, basta tinord over namin kay Major Salmingo si Sergeant Mayo. Tiwala kami dahil counterpart namin ang Isuyo NCR, 4A kami. Tiwala kami na makukuha pa yung sinasabi nila sa Pasig, a certain Judin Francisco, ang susi itong si Sergeant Mayo. Ipipinpoint niya and then kakausapin si Judin Francisco that leads to the discovery of the 700 kilos na sinasabi ni Lieutenant Colonel Banyes, Your Honor. Mr. Chair? Congressman Gomez? Can we find out who was the officer in charge nun sa SOUNCR? Sinong, yeah, who is the OIC of SOUNCR? Ako po, Your Honor. Ay! Sir? Ganun? Ah. Kaya ulunan. May I, Mr. State? Go ahead. How long have you been in the service? 23 years, Your Honor, including the academy, 25 years, Your Honor. Okay. Hindi ba pag pinosas, ang may susi nun, ay yun ang posas. Maliban lang kung may susi yung ibang police officers, di ba? Yes, Your Honor. Di ba? It's logical. Eh, sino ang nagposas kay Mayo? Maybe, Your Honor, yung first arrest ni Mayo yung nagposa sa Bangbang area yon. So, it's either the members of Susongkos team. Yes, Your Honor, probably. Sa Bangbang pa rin kayo, ano? Well, may ask Gerald Domingo, what or who was the source of the video splice? It was produced, it was taken by the team of Colonel Portera, Your Honor. From where? From the building adjacent to the crime scene. And what were in the three splices? Kasi splices pa lang yung original eh. He also submitted, sir, the... No, ano ang nandun sa three splices? People, sir, loading suitcases from the crime scene to their personally owned vehicles. And because of that, what was your next action? I immediately informed, sir, the former CPNP and requested that he will create a high-level special investigation task group. And may I know the reason why you wanted a special investigation task group to investigate the matter? To finally identify, sir, who are the cohorts, who are the members of, who are the personnel in PD who are involved in illegal drug trade. Because apparently, sir, initially, we identified those people as seen in the splice videos. Splice video? Yes, sir. And I believe that these three people, initially, tatlo lang yung nakita, apat, are not the only ones actually involved in this field rape. Can you identify the three persons that you saw? Susongko, Katarata, and Ribosora. Rebusura. And what unit in the PDEG did they belong to? Susongko belong to Isuyo 4A. While Rebusura and Katarata belong to IFLD. IFLD. Yes, sir. Mm-hmm. Do you think it is true that Mayo was arrested dun sa sinasabi dun sa report? That 1 o'clock, past 1 o'clock in the afternoon, Your Honor. And at 1 o'clock in the afternoon, nasaan si Mayo?
I was informed by the ground commander, Your Honors, at past 1 o'clock that Mayo and Atadero were arrested earlier. They were arrested earlier? Yes, Your Honor. What do you mean by that? That would be before 1 o'clock, sir. Maybe if I remember it right, 11:51. 11:51. Na-aresto si Ney Atadero at saka si Sergeant Mayo. Yes, sir. What is your basis for that? Because in the CCTV footages which we saw later, nandun na po yung timeline, Your Honors. And aside from that, I checked the our communication or by their messages with the ground commander, Colonel Olonan. Nandun po, sir, yung timeline. At nakita ko po yung nainformahan niya ako na may nahuli ng police pidig. And around 1:21. And the basis of your timeline is what? The video? May Viber chat with the ground commander, sir. Mm-hmm. Did you relate that with the video footage? Kung tama yung mga nasa Viber mo? Ang video footages kasi, sir, na-recover namin after 5 days na eh. Kaya, so what do you mean by that? We only discovered the pilferage. No, we're not talking about the pilferage yet. We're talking about the timelines. I rely on... Kung saan at anong oras na resto si Sergeant Mayo at saka si Atadero. You said it was 11:51. And your basis was... with your permission, sir, I will check my record. Yun ang nga ba sinasabi ko eh. My basis was our Viber conversation with Colonel Olonan, sir. Colonel Olonan. Yeah. Now, you said that your basis or your timeline is the your Viber. Tama? Yes, sir. Now, if we look at the video, October 8th of 2022 at 11:58 a.m., Master Sergeant Mayo parked in front of the WPD landing. Sure. Sabi mo na aresto ng 11:51. 11:58, nakikita Sergeant Mayo doon sa video na nagpa-park doon sa WPD landing. My point, Your Honor, I'm sorry, was that Mayo was arrested before 1 o'clock, as I had mentioned earlier. So as to that exact timeline, sir, maybe we can ask the ground commander, sir, for the details. Kaya mo, ikaw mo nang tinatanong ko, pupunta rin ako doon. So Mayo was arrested before 1 o'clock? Yes, sir. Okay. Ang movement ni Mayo, at pursuant to the video, at 11:58, nakita siya nagpa-park sa WPD landing. Kung titignan mo yung video. So, hindi pa siya na-aresto nun? I'm sorry, sir. I'm sorry, Your Honor. Kung 11:58 yung sa video, malamang hindi pa nga, sir. Yeah. Oh. At 12:38, umaalis si Mayo boarding his silver SUV. And after boarding, 12:39, umalis siya. At 1:16 p.m., nakikita si Mr. Atadero arriving in front of the WPD landing. So, how can they be arrested before 12 o'clock? I agree, Your Honor. I think I get confused. Ah, confused ka? Yeah. Uh-huh. Basta I was informed regarding the arrest at past 1 o'clock, Your Honor. At 1:21, the silver SUV with Montero arrived to Montero SUV arrived together with a white sedan in front of the WPD landing.
And at 1:21 also in the video, dumating si Captain Susongko and his team. So how can Captain Susongko arrest Ney Atadero and Sergeant Mayo before the arrival of Captain Susongko? Eh, siya ang arresting officer. Meno? For the information of the chair, your honors, I am not yet privy to that events because I had not yet arrived at the crime. I only arrived at the crime scene at around 4 o'clock, your honor. So the ground commander at that time General Domingo. This is the second hearing of this issue, right? Yes, your honor. And you know that the first hearing was only suspended, and therefore it means there will be a second hearing. Di ba dapat naghahanda ka na ng mga isasagot mo rito? Kasi ikaw ang nandito sa sentro eh. Being the former PDEG head, dapat pinaghahanda mo na. Kung ako nga, naghahanda ng kwan eh. Pagre-review eh. Ikaw hindi. Medyo, pasensya na, Your Honor, nasobra na siguro sa stress. At naging confused na yung otak ko, sir. Yeah, sige. I will... di ba sinabi ko sa'yo, mag-relax ka dapat eh. At mag-aral. Yun na po, sir. Nagkahalo-halo na sa emotion ko dahil... ito na, may panibago na ng mga accusation to si Major Salmingo. Inutusan ko na naman daw na itago yung uniform ni Mayo. Hindi naman niya sinabi na itago. In fact, if may look at the records. Parang nag-uumapa po ang damdamin ko, Your Honor. Parang gusto ko nang... Ang nakalagay lang sa record is, with the clearance from General Domingo and in the presence of all the superior officers mentioned, Major Salmingo was instructed to retrieve and inspect the personal belongings of Sergeant Mayo. Tama? That's right. Yun ang official. Hindi naman yung itinatago, hindi itago. May I put that into record, Your Honor? That actually, di ko kilala to si Major Salmingo eh. Paano ko siya utusan na iligpit o kunin yung guha uniform ni Mayo? Hindi naman la crime scene yun. Crime scene po lang 4A yun sila. NCR po sila, Your Honor.